Hi guys, good morning. So andito ako ngayon sa maliit na bayan na kung tawagin nino man, mahal namin Uban. And for this video, ay tayo ay mag a day in my life in a farm far away. Ayan. So andito ako ngayon sa Hanging Bridge at tatawarin natin ang haba ng Hanging Bridge. So I will give you update kapag nakarating na ako sa pupuntahan namin. See you later. Bye. Andito ko ngayon sa Palayan. Kitang-kita nyo naman na napakalawak ng Palayan. So, alam nyo ba guys na dito, ang kinabubuhay ng maraming tao dito ay ang pagsasaka. So, ayan yung mga palay. Siguro, bagong tanim lang yan. So, ayan yung mga kasama ko. Napakalayo na nila. Sobrang hingal na ako. Pagod na ako. Ang layo-layo na nila. Grabe. Ayun. So, super layo pala dito. So, anyway, kaya natin to, makakarating din tayo. So, I think almost 1 hour na ako naglalakad. So, hindi ako masyado makapag-video kasi sobrang hirap mandaan. Sobrang kitid, maputik, masikip. So, buti na lang meron dito sa mental. Kami sa Palayan. So, kita nyo naman, napakadami yung Palayan sa likuran ko. Ayan. So, maglalakad na ulit kami. Gaano ba kalayo ba itong aming lalakadin? So, hindi ko din alam kung hanggang saan. So, ayun sa Chito. Kasama ko siya. Kita ba siya? Ayun. So, siguro mga 30 minutes pa kami maglalakad. So, ngayon nagpapahinga kami kasi almost 2 hours na kami naglalakad. Sobrang layo pala ng bukirin ng aming pupuntahan. So, sino kayang pupuntahan namin? Malalaman nyo yun later. So, nakikita nyo, ito ang irigasyon. So, ang irigasyon ay dumadaloy sa mga palayan upang magkaroon ng patubig ang mga magsasaka. Ayan. So, ayun yung kasama ko sa Chito. Ayan. Pagod na! Pagod na siya kasi first time niya ulit maglakad after 2 years. Ayan. Tapos, andun yung iba nakatago sa waiting shed. So, pupuntahan natin sila ngayon. At tatanungin natin kung kaya pa ba nila. Ano? So, asa na kayo? Hi guys, so andito pa rin ako sa Palayan. Ay, kasama ko si Tatay Benyo. So, si Tatay Benyo, isa pong ayan, so mag-igamas na po siya. So, ilang years na po kayo dito? At so, tagal si Tatay dito na siya ipinanganak. So, talaga ito na ang kanyang kabuhay. Ah, magtabas na mga damo po. Ano po? Ayan, so maraming salamat po, Tatay. Guys, so andito pa rin ako sa Palayan at kasama ko si Tatay. Tatay, ano po pangalan nyo? Manuel Gonzalez. Ayan, si Tatay Manuel. So, Tatay Manuel, so ano po bang ginagawa natin ngayon? Gagamas. Ayan, so si Tatay Manuel po, gagamas muna. Anong damo po na ito po? Ayan po yung mga damo na palay na tinatanggal niya. So, ilang, ano po yan? Ilang araw po siya bago anihin? Ay, tatlong buwan. Ah, so tatlong buwan po siya. So, yan po yung mga ilang linggo na po sila nakatanim. Dalawa na. Okay, so dalawa na po siya. Tapos pagkatapos niyo po yan, kayo din po nagbabayo. Mm. Ayan, tapos tapos ay naanin niyo po. Tapos ay hanggang saan po dyan yung lupain? Ayan, so lahat po na nakikita niyo ay kay Tatay. Sampung balde po ng lupain ang sa kanya. So mga ano po yan, ilang po katumbas na sako? Ay, nasa 500. O, 500 na sako. 500 balde. Na balde. So, ganun po kadami ang napoproduce na palay sa kanyang pagtatanim. Ano po. So, maraming salamat po, Tata. Ingat po at talaga pong mainit po dito sa inyong palayan. So, salamat po. Oo nga po. Kasi nagbagyo po, di ba? Dahil sa bagyong Ursula. Ayan. So, sana naman po bumunga ng madami ang palayan ni Tatay. So, bye-bye po, Tatay. Ayan. So sa aming pagpapahinga ay nakilala ko si Tatay Jefferson. Jerickson. Ayan. So si Tatay Jerickson ay isang tubong taga dito. Ano po? Ayan. So ano po ba yung daladalo nyo? Ayan. Pakita nyo nga po sa camera. Ayan. Pang spray sa palayan. Ayan. So meron. Ah, so ito parang pamatay peste. Ayan. So yun po yung may mga chemical. So galing po kayo sa inyong bukid. Saan po ang bukid nyo dito? Wow, so gaano po siya kalaki?
kalahati ektarya. Ah, kalahati ektarya. So kalahati ektarya. So madami-daming balde ng palay ang makukuha natin doon. Ano po? So ilan taon na po kayo dito nakatira? 10 taon na rin. Ah, 10 taon na po. Pero kayo po talaga ay taga Mauban. Ayan. So sige po tatay, maraming salamat po sa pagbabahagi po ng inyo. Ay wait lang, tanungin muna natin si tatay kung ano ba to? Paano siya ginagamit? Ina-spray lang po ba siya? Yes. Nilalagyan siya ng tubig. So, siya ay 16 liters. Ha? So, 16 liters na water na may kasamang gamot. Gamot. So, yung po bang gamot na yun ay sarili niyo pong bili or bigay ng pamahalaan? Sarili pong bili. Ah, so, bigay. Ay, sarili nilang sarili. Bili. So, wala po sarang natatanggap galing sa pamahalaan. So, baka naman sa mga nakaparoon nito, ay bigyan niyo po si tatay ng pamatay peste. Kasi malaking tulong po ang pagpatay ng mga peste. Kasi pwede nilang masira yung halaman. Anong talim niyo po, ipalay lang? Palay lang. Ayan, so, ayan. So, tuwing kailan po ang anihan? Tuwing katlong buwan, ngayong March. Ayan, so March ay meron na siyang ani. So, pwede natin balikan si tatay para humingi ng balato. So, sige po, salamat po tata. Ayan, so after ng ilan kong pag-uuli sa aming palaya na nabili ng aking daddy, so mapapahiram na tayo ngayon. Kasi ayaw mo sumakay sa ganun. Sobrang hirap. Saan? Sa kabayo? Oo naman. Kasi dati ako mga ngabayo. Nagabangkil pa nga ako dati. Ayan. So, alam mong bangkil? Oo. Oh. Fresh muna tayo kasi mamaya mag-uli pa tayo. So I will give you an update kung ano pa. Atali. Pupuntahan namin. Sa abangkil, so, nagkabila. Bye.